kaibigan, mukhang bukas yata itong timbangan dito sa Minnesota. Yan. Which is, wala naman tayong problema. Kasi yung ating timbang ay tama naman below sa maximum weight per axle at saka yung ating gross combination ng ating truck at saka trailer including the load ay hindi naman sobra. Weight is station next right. Yan. Dito natin malalaman kung accurate yung timbang natin doon sa St. Agata. Mile per hour. Pag binigyan tayo ng bypass, it means doon sa nadaanan nating sensor, ibig sabihin ay legal tayo. Yan sa harapan, merong X, tapos arrow sa kanan. Yon, pupunta tayo ng scale. Lahat. Kahit mga kaibigan, isa na naman sa gusto kong i-share sa inyo, napaka-importante yung matimbang natin yung ating load. Dahil kapag ka dumaan tayo sa mga port of entry na open scale, malaki ang ticket nun kapag ka hindi ka tama sa timbang per axle. Although ang maximum allowable na maaari mong hilain dito sa US including your tractor at saka yung trailer mo at saka yung load mo is 80,000 pounds, pero mayroon pa rin na dapat mong sundin yung per axle mo dyan sa steer axle mo. Kapag dito ka sa US, dapat hindi ka tataas ng 12,000 libras. Dapat sa drive mo hindi ka rin tataas ng 34,000, at sa may trailer mo ay hindi ka rin tataas ng 34,000. Yun, stop muna natin until maklear yan. Antay naman, pull forward. Niya. Stop. Exit. 28, 27, 67. Ni-inspection yata sila dyan. Ayan. Ito, dito sa Minnesota, laging bukas yan. Birang nagsasarado yan. Ayan mga kaibigan, nakalagpas tayo dyan sa scale. It means wala tayong problema sa ating timbang. Tama lang. Pagka sumala tayo sa timbang, malaking multa niyan. Yung pinagtrabahoan mo ngayong araw, mawawala na yan. Ibabayad mo lang sa ticket. Hindi mo naman pwedeng hindi bayaran. Popol yun sa credit mo, kaya kailangan mo siyang bayaran. Now we're back in the highway. I-94.
Ayan mga kaibigan, nandito na tayo sa Pilot Truck Stop dito sa Muston, Wisconsin. Meron pa tayong 404 miles mula rito hanggang sa Indianapolis. Magpapalipas tayo ng gabi dito at ipagpapatuloy natin ang ating biyahe bukas. Matulog muna tayo. ...100% Colombiano, rich, bright, mild. Good morning, good morning, good morning guys! Sana masarap ang tulog ninyo. Ako, haba ng tulog ko mula nung huminto ko dito sa truck stop, mga 9 hours yata yung tulog ko. Hindi ako masyadong nakatulog sa bahay nung mga nakarang araw dahil sinulit ko yung bonding ko sa mga anak ko. Ngayon, natapos na po akong nag pre-trip, nakapag shower na rin po ako, at na-inspeksyon ko na rin yung aking truck, nakapagpagas na ako. Lalarga na tayo, meron pa tayong 400 miles mula dito hanggang doon sa Indianapolis. Sabihin nating mga 7 o 8 oras pa yan. Kaya simulan na natin ang araw natin. Tara mga kaibigan, sumakay na kayo at tara na. Alright, ayun mga kaibigan, nandito na tayo sa Chicago Skyway Toll Bridge. Buti na lang at may easy pass tayo. Ayan. Yun. Yun, thank you, tumas agad. Yan natin kailangan pang magbayad. Kasi meron tayong I-pass. Ayan mga kaibigan, Indiana. Nasa Indiana na tayo, pero meron pa tayong meron pa tayong kulang-kulang 3 oras na pagdadrive mula dito hanggang doon sa ating deliveral. Ngayon mga kaibigan, about 0.7 miles na lang, nandun na tayo sa delivery location natin. Kakanan tayo rito sa may Keystone Avenue. Yan. Ito medyo maano to, sikip. Dahan-dahan lang. Okay, tahan nyo naman yung ating gulong sa trailer. Kahit paano, hindi naman sumabit dun sa may ramp. 0.6 miles mula dito hanggang dun sa ating dideliveran. Nasa kanang bahagi siya. Ayan mga kaibigan. Okay. Oops. May overhead clearance. Kunin natin itong kanang linya para mas mataas ng konti. Approaching destination in a quarter mile on the right side. Ayan. 810 feet. Ayan. Speed warning. Okay, so 1401 Keystone Avenue. Your destination on the right side. 1401. All right. Keystone Avenue. All right, mga kaibigan. Nandito na tayo. Okay, sabi dito, employee visitors, drivers check-in. Dito sa part na to. Ngayon maghahanap ako ng paparkingan ko bago mag-check-in.
Kasi ngayon pa lang naman ako pumunta rito, first time ko lang mag-deliver. Ay, mga sign drivers, don't break your seal. Yun, isa yan sa kanilang policy. Sila ang mag-break ng seal. Ayan. Drivers, please text 3192 to 317-793-2572 for check-in link. For any question, please call 317-781-4285 extension 101 or 1044. Neutral. Change ko muna ang sarili ko sa off-duty. Yan. Yan ang naidudulot ngayon, mga kaibigan, ng epidemya. Talagang lahat-lahat kailangan talagang maging safety. So i-text ko muna. New number 317-793-2572. Tapos isulat natin yung 3192. Yun. Ayan, may link agad na binigay. Okay. Sabi dito, please select the type of load. Delivery, drop, inbound, live unload. Picking up, just dropping up in trade. Dito tayo sa first. Next. Okay. Ayan, ang haba. Tapos, first name, Nestor Trinidad. Driver's license. Ayan, mga kaibigan, punta natin yung step by step. First, pangalan ko, apelyido. Pangalawa, driver's license. Driver's license expiry date. Employer. Loaded, click mo yan, tsaka PO, bill of lading, pickup number is 6-0-0-5-2-2-3-7-1. And then, trailer number 1429, email, confirm email, and then signature. At tsaka, do not break the seal. Yun yung reminder dyan, and then hit save. Yun. Meron na namang panibagong instruction. Step 1, please click the tick picture button. Step 2, if there's more than one page, click the tick picture button again. Click the done taking picture when done and this will send. And if your bill have been emailed, please click done taking picture button. Yon. Ngayon, tick tayo ng picture. I-spread ko lahat itong bill of lading dito sa aking bed para mas madali nating mapicturan. First page. Yon. And then submit, sasubmit na, yon, one page uploaded, next, 2, 3, 4, 5, and 5 page uploaded, sending, done taking picture, yon. Nag-send na siya. And submit. Ayan, mga kaibigan, na i-submit ko na yung aking dapat na i-submit dun sa link na sinabi nila. Ngayon, mag-aantay na lang tayo ng text mula dun sa number na itinext natin. Ayan, no?
Ganyan ang mga sistema ng mga dideliveran natin, kanya-kanya talagang proseso upang sa ganon mapanatili nila yung safety operation ng kanilang plantasyon dahil nga dito sa sitwasyon ngayon. Maraming salamat mga kaibigan sa panunood nyo. Hanggang sa muli, si Lakay ito. God bless us all. Stay safe mga kaibigan, stay safe.